So, hi, good day everyone. So, let's start with our course unit 1. Actually, this video or video discussion is applicable to all our subjects kasi halos lahat naman ng ating week 1 na nakalagay sa syllabus is ganito ang content niya. We're just going to explain the college VMO, also the OLFU VMO, or what we call the vision and mission, and also the objectives. Also, kasama din for today is the discussion of our course guide. Okay. So, course unit 1, it is just an orientation, but it is a start. Sabi nga dyan, let's start shaping your mind. So, this is where the real battle begins in our online class. So, before we start having this discussion, I just want to give you tips for the productive learning in our online class. So, these are just online class tips for productive learning. Kasi, we all know naman that you cannot beat the best that it can give yung tinatawag nating face-to-face physical learning, diba? Kasi, maganda talaga yun eh. Why? Kasi, it is everything, complete everything, and yun ang ginagamit natin or nakakasanayan natin everyday na pag-aaral. So, alam natin na bago lahat tayo, diba? In this online class, hindi tayo sanay. So, I just want to give you some tips for us to be also, or to have this so what we call productive learning. Diba? Huwag tayong magpadala sa tinatawag natin or natatakot tayo mag-online class. So, ano ba yung mga tips para magkaroon tayo ng magandang outcome when it comes to online class? So, tip number 1. Ayan. So, tip number 1 is set up a dedicated study area. So, ibig sabihin, you need to create a regular study space and stay organized. Why do we need to set up a dedicated study area? Diba? Okay, I know that not every home or not every house is capable or okay lang siyang pag-conduct ng online class. Aware ako doon kasi, do you know Vincentiments ba yun? Or yung nag-viral sa FB kasi nagkaroon ng parang rant yung isang student about the online class. So ako din pinanood ko yon. And also, syempre, I got frustrated with that video. But also, I learned na doon ko rin na-realize na hindi naman nga lahat ng bahay is applicable for online class. Kasi yung iba may nakatira sa malapit doon sa mga busy areas, di ba? Or yung madami yung sasakyan na dumadaan, or sabi natin maingay, di ba? Or sometimes naman, wala talagang specific place para kung saan siya mag-aaral. Pero, sabi nga natin that tip number 1, set up a dedicated study area. So, for example, nasa bahay ka, sabi na natin hindi talaga siya appropriate, maingay siya, or marami kang, isa lang yung kwarto nyo, or sabi na natin isa lang, parang studio type lang yung bahay nyo. Well, hindi naman pag sinabing set up a dedicated study area, you need to have this table, di ba? Computer set. Hindi naman kailangan ganun. When we say set up a dedicated study area, pumili ka ng lugar. Yung sapat na lugar kung saan pwede kang mag-aral ng mas maganda, di ba? Or yung mas makakapag-aral ka ng maayos. So, mag-set up ka lang doon and maybe you can tell your parents or yung mga kasama mo sa bahay na, Mom or Dad, this is the place where will I study. So, sana, since I am having an online class, so please, I'm asking for your cooperation, sabi nyo na, to have or to let me study in this place. Also, when you are having, or kapag nag-set up kayo ng dedicated study area nyo, make sure, syempre online class yan, merong signal doon, diba? Kasi, dito tayo mag-uusap kapag synchronous session. Also, kapag ginagamit nyo yung canvas na yon. So, hindi natin maiwasan. There are instances talaga na, Ma'am, sa buong bahay namin, walang signal. Kailangan umakyat pa ako ng bundok. Kailangan lumabas pa ako. Well, siguro, kapag discussion yun, doon ka nalang makinig. Pero, if
you need to review, diba? You need to read some at in advance, or you need to yun nga, mag-review ka for your quiz or activities. Maybe mag-set ka ng isang specific place diyan sa bahay mo para makapag-aral ka ng maayos. So kahit simpleng upuan lang yan, diba? Simpleng table man yun, kahit walang table, basta komportable ka na makakapag-aral ka. Pag ba sinabi natin komportable, masay comfortable, it doesn't mean na kailangan nakahiga ka. Okay? When say comfortable, syempre, comfortable ka to study. Kasi, if you will let yourself na mawawala yung discipline mo, since you set up your dedicated study area, o, sabi natin yung setup ng dedicated study area mo is your bedroom, o, tapos may kama dyan. O, baka habang nag-aral ka, or ngayon nga, habang nadidiscuss ako, baka isa sa inyo may nakahiga sa kama eh. What will happen? What, ano yung tendency na mangyari? Pwede rin yung isa sa inyo is matutulog na. Diba? Natapos ang ating discussion na wala siyang natutunan. So, kapag nag-set up ka ng dedicated study area mo, make sure na parang yung katulad ng ginagawa natin sa school, yung talaga makakapag-focus ka. Okay? So, that is your tip number one. How about this one? Tip number two. Ayan. Parang meron siyang connectivity sa ating tip number one. Eliminate distractions. So, pwede ko kasing sabihin na yung isa sa mga distraction is yan, kapag nakikita mo yung kama, di ba, or nakikita mo yung bed, parang gusto mong, nakakatukso siya eh, di ba, na parang inciting siya na humiga ka na, sige na, yan ang favorite position mo, hanggang sa mamaya makakatulog ka na, baka nga isa sa inyo dyan nakahiga na eh. So, tip number two, eliminate distraction. So, hindi lang naman yon, pwede rin sa mga social media app. Diba? Baka while I'm discussing, naka-open nga yung laptop mo or naka-open yung phone mo, then you're another phone, nag-chat ka naman, diba? Or nag-open ka ng mga, nag-browse ka ng FB, nag-browse ka ng TikTok, ganyan, Twitter. So, in order for us to have a productive learning at para matuto ka talaga sa akin, kailangan matuto ka na magkaroon ng disiplina in eliminating distractions. So, alisin mo na yan. So, once we set this as a synchronous discussion, since 1 hour nga lang to, make sure na nakafocus ka lang dito. Walang ibang tinitingnan. Diba? Para dito lang nakalagay yung mind mo. So, parang kapag nagkaroon tayo ng examinations, mataas ang score na makuha mo kasi you decent very well. Diba? Ano pa ba yung mga distractions? Pwedeng siguro nandiyan yung anak mo, 'di ba? Or pwedeng meron kang alagang pusa or aso. So, as much as possible, sabi ko nga, if you set up a dedicated study area, therefore you can also eliminate distractions. 'Di ba? So, try to eliminate and you should eliminate those distractions. Next, number 3. Ayan. Ito yung pinakamahalaga, sabi ko. Practice time management. Ayan. Kasi most of us, okay, or I'm not, di ko naman nila lahat, okay? Nakakalimutan natin yung time management and we always love, tinatawag nating manana habit or mamaya na lang, di ba? Kaya yan, mamaya na lang, konti lang naman eh. Hindi ko nagagawin yan until sa makikita natin natambakan na tayo ng gagawin. Lalo na ngayong online class, madaming activities ang online class. Since nga ang synchronous session natin is 1 hour, therefore yung 2 hours is dedicated for your activities, assessments, quizzes, and etc. So, we need to avoid so what we call procrastination or yung tinatawag natin, yun nga, manana habit. So, you need to get organized, diba? You can't do any work if you don't know what assignments need to be completed. So, set simple, diba? Achieve goals, diba? Part of the reason we procrastinate is because the task in hand seems too daunting or parang feeling natin madali lang siya. So, anong gagawin mo? Number one is create a timeline or schedule. So, diba sa registration card nyo dyan, meron kayong ano, class schedule. So, always be mindful of that. O, pwedeng ilagay mo yun sa tabi ng hinihigaan mo or pwedeng isave mo yun sa phone mo para alam mo yung mga gagawin mo. Next, set a deadline. Ayan. So, katulad nga ng aking class Canvas course, diba? Meron kang makikita doon na what to do for today. Tapos makikita nyo yung instructions for today's session. So, nilalagay ko na doon. So,
also, nag-a-announce na rin ako a day beforehand. So, na I want you to read those what to do for today's sessions. Para alam nyo na. Also, kapag natambakan kasi kayo ng mga activities and assessment, diba? Sabi natin 24 units kayo, 21 units, ganyan. Applicable siya ng 8 different subjects, 7 different subjects. Kapag nagsabay-sabay yan, ha? Baka bumagsak ka pa. Yan pa yung maging failure mo. Kasi hindi ka nakapag, or hindi ka nakapag-participate dun sa activities nila. So, take down notes. O, mag-take note ka sa lahat ng gagawin mo. Mag-set ka ng schedule sa lahat ng mga nakikita mong dapat yung gawin, activities, assessment, projects, ganyan. Diba? Also, for examination. Para alam mo kailan ka mag-prepare. Diba? Or if you have still those natawag nating enough time for you to study. So, always practice time management. Okay? Next. Ayan. Number 4. Ayan. Tip number 4. Effective and appropriate communication skills. Ayan. Very good to. Why? So, we as your teachers or instructors, one of our primary goal as an online instructor, we should foster a sense of community within our online class. So, when we communicate with our students, it helps us foster a sense of community in our class, which helps our students feel connected to us and to your classmates. Diba? Ito talaga, communication is the key. Bakit? Katulad ng ginawa ko sa inyo, diba? Once, nung nakuha ko yung aking class list, yung mga subjects handled ko, or yung mga tuturuan ko, ginawa ko na yung group chat natin. Diba? Bakit? Kasi alam ko, hindi naman agad-agad magkakaroon ng, or masasali doon eh. Diba? So, ano gagawin ko? So, a week before tayo mag-start ng online class, create ko na yung tinatawag nating group chats. And, as you can see, diba, nag-a-update ako ano man yung gusto kong ipagawa sa inyo, ano man yung group chat rules natin, diba? Ano man yung mga, for example, ito yung gagamitin yung Google Meet link. So, I'll keep you updated of everything that we need to do or you need to do as a student. Why? Kasi ayoko nung mga common sense na questions eh. Or ayoko rin yung tatawag na hindi nila alam. Kasi alam ko yun eh, yung meron kang gusto mong makisali or gusto mong mag-join, gusto mong mag-aral, pero wala kang instructions on how to do it, napakahirap nun. So ako, as your instructor, it is my duty to give some announcements na kailangan nyo for you to participate, diba, in our online class. Bakit ano naman ang part nyo sa communication skills na yan, sa effective and appropriate communication skills? For example, nagkaroon ako ng announcement. Sabi ko nga kasama dun sa group chat rules, nagsabi ako ng announcement, one of recognizing or para malaman ko if natanggap mo na yung message ko, just click thumbs up or just react dun sa aking message, diba? Communication yon. Though gesture lang siya na nag-thumbs up ka, at least it is a form of communication. Also, ang communication skills na yan is magagamit mo. For example, meron tayong class session today. And tapos, yung mga hello sa mga Tagalubaw dyan, yan, guwa-guwa, yan, Bacolor, yan. Diba, laging merong power interruption. For example, ayan. Usually naman, kapag merong mga long power interruption, yung mga 12 hours, 24 hours, ganyan mga yan, diba nagkakaroon naman ng announcement a day before, or sabihin mo natin a week before, yung ating, PEL ko, ganyan, spell up ko, or whatsoever. So, if alam mo na maapektuhan yung isang class subject mo, it is better or it is advisable that you need to tell your teacher those things beforehand. Kasi, para makapagpaalam ka na, ma'am, hindi po ako makakapag-attend ng ganito, ma'am, hindi ako makakapag-klase kasi nawalan ako ng power, or hindi lang doon sa mga yun eh, yung mga prepared events. Also, yung mga unforeseen events natin, biglang nawalan ng power, biglang kayo nawalan ng internet, diba?
those all of those excuses kailangan sabihin mo sa teacher mo. Bakit? Kasi kung hindi ka magpapaalam or hindi ka magsasabi sa amin, anong gagawin ko? Pwedeng i-absent kita. 'Di ba? Pwedeng i-zero kita sa activity. Kasi nga, you didn't tell me. Also, hindi naman kami mga manghuhula, 'di ba? Kami ay just an instructor or a teacher. We're here to teach, not to guess what anong ginagawa nyo or anong nangyari sa inyo. So, sana malinaw tayo dun, ha? For example, ma'am, nagtatrabaho kasi ako ng gantong oras, eh. Ma'am, namawawalan kami ng power. Just tell me. So, I can set another, di ba, schedule for you to listen, di ba, and to participate those activities. But, always be sure na kapag magsasend ka sa akin ng excuse, kakailangan ko ng matibay na evidence or proof. Kasi hindi ko agad-agad, di ako nagbibigay agad ng another chance unless meron muna kayong ebidensya. Okay? So, kasi, parang nangyari na sa akin yan, eh. Nagturo kasi ako ng SOST or yung summer class ng sa OLFU, and I know. Sabi nga natin, in order for us to catch the criminal, you need to think like a criminal. So, parang in order for me to catch those bad students, I need to think like a bad student too. Diba? So, kung iniisip nyo na magkakaroon kayo ng trick or maloloko nyo kami, well, iniisip ko rin yan. Okay? Next, we have tip number 5. So, tip number 5, keep your mind and body healthy. Ayan. Problema natin to lahat, eh. Kasi, ayan, kapag online class, tutok ka sa computer, tutok ka sa cellphone, and ang mangyayari noon is nakaupo ka lang, ayan, nag-cellphone ka, nagla-laptop ka, nagko-computer ka, nawawala yung physical activity natin. Or sometimes, dahil bombarded tayo ng mga activities, parang nakaka-stress na. Ayoko na pong gawin, sukong-suko na ako. So, it is advisable na to take at least exercise. Diba? Mag-exercise kapag kagising mo. Diba? Pag after mong kumain or before ka kumain or basta kung ano yung gusto mo, basta mag-exercise ka kahit maglakad-lakad ka lang dyan, diba? Or ayan, habang nagdi-discuss ako, pwede rin naman na parang kadahil inaantok-antok ka, mag-stretch-stretch ka kahit papano, diba? At least nakikita ko nag-i-effort ka. So, kasi kapag online class, ayan, nakatutok lang tayo maghapon sa monitor, nakatutok lang tayo sa mga gadgets natin. And sometimes, bad yun. Kasi nawawala nga natin yung physical activities. Hindi katulad kaya ba kapag nasa school tayo, yung face-to-face physical. Pag nga nagdi-discuss ako, actually, if I am, di ba, kapag nagdi-discuss ako, naglalakad ako, minsan uupo ako sa desk, ganyan, uupo ako sa ano. Kasi at least, kahit papano, kapag gumagalaw yung katawan ko, gumagalaw tayo, gumagalaw din yung utak natin, di ba? Parang nare-refresh tayo. So, ganyan din kapag nag-online class tayo, wag yung puro aral lahat. So, in order for us to have healthy mind and body, you need to take an exercise. Also, you can also take a break, di ba? So, for example, after natin synchronous session, then yung another asynchronous session natin in Canvas, meron kang quiz to, no? Bago kang mag-quiz, pwedeng talon-talon ka muna or kain ka muna kahit whatsoever. Kahit nga sa school, di ba, meron silang mga break. So, dito, magagawa natin yung take a break kapag nagkakaroon kayo ng asynchronous session or kapag nasa Canvas na kayo, hindi na tayo nag-uusap ng ganito na face-to-face by virtual. So, yan. Keep your mind and body healthy. That is tip number 5. Next, tip number 6. Ayan. Ito, matindi to, eh. Treat an online course like a real course. Yes po, real course. Kasi, and I know that we are used to have, parang, di ba, parang it feels like nostalgic pa. Pag ganyan na, namimiss natin yung dati nating pag-aaral or yung dating way na pag-aaral natin, which is the face-to-face class. So, yung iba kasi, okay, akala nila kapag online class, parang biro-biro lang, madali lang yan, we can search everything, yung mga questions. Pwes wrong kayo kasi sa Canvas nakikita namin if you search another tab or pwede rin naman makita namin if ilang oras or ilang minutes kayo nagbabad dun sa activity na yon. So, treat an online course like a real course. Parang real course na ginagawa natin kapag face-to-face na physical.
Kasi, ang tip, ang masabi ko lang dito, nandiyan na eh. Nag-aaral ka na for online kasi. Nag-enroll ka na eh, diba? Yung bang perang ginamit mo for online class, peke ba yon? Hindi, diba? Hindi naman pinupulot yung pera, diba? Hindi naman pinupulot yan ng mga magulang mo, guardian mo, or sino mo nagpapaaral sa'yo, lalo na kung ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo. So, gawin natin yung online course na seryosohin natin siya. Katulad ng ginagawa natin kapag nasa face-to-face class with physical. Okay? Huwag niyong gawing tong biro kasi nag-grade naman kayo dito sa online course na to. And much worse nga, baka isipin nyo, baka mas mahirap pa. Pero kahit na bago sa inyo ang tinatawag nating online class, nahihirapan man kayo or hindi kayo sanay, this is the tip number 7. Ayan. Go lang, kaya yan, pray lang. Kilala nyo ba to? Ayan, si Go lang, ito. This is the cartoon niya, cartoon character nung ano, isang app na Go lang. Go lang talaga ang pangalan niya. So, this is itong phrase na to, Go lang, kaya yan, pray lang. Actually, lagi ko ina-apply sa buhay ko. Na no matter what happens or ano man ang problema ang nakakaharap mo, take it as a challenge. Huwag kang ma-burden or parang okay lang yan. Hindi ka naman bibigyan ng pagsubok ni Lord or challenge ni Lord na hindi mo kaya. So, adya-adya, fighting. So, if nahihirapan ka, just pray or ask somebody to help you. Diba? I mean, we need to be optimistic or we need to open our mind, diba? Yung parang wag natin i-close yung lahat ng negativity dito sa mundo. Alam na natin negative na talaga itong nangyari nitong ngayong 2020. Pero wag na natin dagdagan. Diba? Wag na natin masyadong seryosoin. We need to adopt. We need to accept these changes. Diba? Kasi if hindi natin isipin lang lagi na ganyan, wala nang mangyari sa ganito or sa online class or nahihirapan ka, kung ganun lagi ang mentality mo, therefore, susunod yan. Hindi mo na magagawa ang lahat. So, para akin, ang tip ko lang or aking advice is, go lang, kaya yan, pray lang, di ba? You don't need to be yung, huwag naman sobrang happy-go-lucky lang. So, kailangan merong seriousness about the subject, also, yung determination mo na matuto. So, go lang, kaya yan, and pray lang. So, yun ang aking mga 7 tips that I can share for you to have a productive online learning. Okay? So, I hope ma-apply natin yan. So, kumusta kayo? Are you good pa ba? So, kaway-kaway muna or baka shake-shake muna kayong konti. So now, let's go with the real scenario or with the real topic. Ano ba ang real topic natin? Ayan. Diba, nakapost naman tong course unit 1 na to, pero dinagdagan ko lang. Okay. Ganun na lagi yung gagawin, dadagdagan ko for you para makinig pa rin kayo sa ating discussion. So, our topic for today, we have the OLFU vision and mission. So, the College of Criminal Justice VMO or the Vision, Mission, and Objectives. Also, in the latter part, magkakaroon tayo ng Canvas features. I-discuss ko yung course guide natin. Also, pati yung alaman ng modules ko. Plus, the mode of learning. Kung kailan ba tayo magkakaroon ng synchronous and asynchronous specifically in our subject. So, let's start. Okay. So, Our Lady of Fatima University. So, welcome to OLFU. So, OLFU started way back 1967. Okay. So, ano ba yung vision ng ating OLFU? Ayan. What is the vision of OLFU? So, pag sinabi pala nating vision, ano bang ibig sabihin? Ano bang pinagkaiba ni vision and mission? Pag sinabi nating vision, it is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Or ano ba yung nakikita mo in the future? That is your vision. How about mission? So, ano ba yung mission? It is a statement that defines ano ba yung gustong ipahatid ng isang company. Or, di ba? Objectives or approach to reach those objectives. Okay. Vision muna tayo. Ano ba yung gustong makita or ano ba yung gustong makita or ini-imagine ni OLFU?
So, a premier inclusive university of choice, aspiring to prove man as man by developing individuals through a legacy of excellent education and compassionate value formation. So, napakaganda, di ba? To improve man as man, di ba? Develop individuals. Para saan? For legacy of excellent education. So, yung nakikita niya sa kanyang, ang OLFU ang vision niya for, para sa kanyang school, ayan, para makapag-improve daw ng man as man with the quality of education or excellent education plus the compassionate value formation. Next, ano naman yung mission? So, paano gagawin niya? Anong gagawin ni OLFU para makuha niya yung vision niya na yun? So, ano yung mission niya? So, the Lady of Fatima University, together with the Fatima Medical Science Foundations Incorporated, it is dedicated to the improvement of management through the holistic formation of individuals imbued with knowledge, skills, and virtue. So, gagawin niya yan by developing man as man, by inculcating core values, ayan, by inculcating the knowledge and skills and virtues na kailangan ng isang student. Okay po, so yun ang ating vision and mission ng Our Lady of Fatima University. So, don't worry, itong vision and mission na to, madidiscuss yata yan sa Veritas na subject nyo. Okay, if I'm not mistaken. So, kahit pahapyawan lang natin. Next. So, ano ba yung institutional core values? Ano ba yung ini-inculcate niya sa ating sarili? So, sabi niya dyan, two innovative learning strategies focus on strong and updated academic foundation with enhanced industry skills experience. A graduate ko, kapag nag-graduate ka daw, sabi ha? Of Our Lady of Fatima University is expected to be an achiever. So, in-expect nila kapag nag-graduate ka ng OLFU, magiging kang achiever. Ang tanong, ano ba yung achiever na yan? Diba, alam naman natin, achiever talagang madami siyang ranks and designations, diba? Marami siyang nakuha sa buhay niya. So, in the community and in the workplace, an OLFU graduate will be known as a person who is an achiever. So, kapag graduate ka ng OLFU, ayan, kilala ka as an achiever. Ang tanong, ano ba yung achiever na yan? So, achiever na yan, nilagyan nila ng acronym talaga siya. Diba? Letter A stands for aspire. So, aspires to do his best. Always doing your best. Next, letter C, credible and compassionate. It means you love what you are doing. And napakagaling mo sa part na yon. H, hardworking and honorable. It means, anuman yung problems mo or anuman yung ginagawa mong challenges, talagang gagawan mo ng paraan yan. Hardworking, sabi niya. Sabi nga natin, hindi naman kailangan maging matalino ka kahit hardworking ka, papasa ka. Diba? Next, I, inspiration to others. Ayan. So, kapag graduate ka ng OLFU 86, kailangan kang mag-inspire din ng ibang tao. Kasi may ganito na yung na-achieve mo. Letter E, sabi niya dyan, efficiently entrepreneurial and employable. It means kapag graduate ka ng OLFU, yung quality mo as a student graduated from OLFU, parang, ay, graduate ng OLFU yan, pwede yan dito, pwede yan, i-hire natin. Diba? Next, V, visionary. Ayan. So, hindi ka lang nag-focus sa mission mo, but also, diba, ini-imagine mo na ano yung magandang future. Ini-imagine mo na yung ano ba yung mas pinakamagandang outcome. Okay, next. It is letter E, ethical and excellent work habits. Ayan. And letter R, responsible. And everything that you do, responsible ka. Okay po? So, yun ang OLFU institutional core values na kailangan mong i-inculcate or yung gustong i-inculcate ni OLFU sa atin. Okay na tayo. So, as I said a while ago, ang ating OLFU vision and mission, also institutional core values, ay madidiscuss ulit dun sa subject nyo na Veritas. Okay, next. How about our college? Ayan, di ba? College of Criminal Justice, o Pampanga Campus. Sino ba tayo? Sino ba kami? Sa ganito, the College of Criminal Justice offers two programs.
meron pong dalawang program ang ating College of Criminal Justice. Ito, kung saan kayo enroll, number one, it is Bachelor of Science in Criminology. Ayan. And also, we also have this one, this Bachelor of Forensic Science in Valenzuela Campus. Ganto. Ang College of Criminal Justice ng Our Lady of Fatima University ay meron siya sa 5 campuses na. So, number one, we have the Valenzuela Campus. We also have the Quezon City Campus. And then, Pampanga Campus tayo. And then, Cabanatuan Campus. And the last one, yung bagong tatag, yung Laguna Campus. So, sa 5 campuses na yan, meron tayong Bachelor of Science in Criminology. Also, meron tayong bagong course, which is the Forensic Science naman. Pero, ang meron pa lang na campus ay ating Valenzuela Campus. So, malay nyo, habang tumagal-tagal din, magkakaroon din ang Pampanga Campus. So, let us just wait for that. So, welcome to the College of Criminal Justice. Isa na kayong mga ganap na criminal ba? No. Isa na kayong ganap na criminology student. Okay. So, ano ba yung vision, mission, and objective ng ating College of Criminal Justice? Anyway, CCJ stands for College of Criminal Justice. So, natawa lang ako kasi meron ako nabasa doon sa one of the group chats of na mga bata. Ma'am, ano ibig sabihin ng CCJ? Okay. CCJ stands for College of Criminal Justice. Okay po. So, ano ba yung vision, mission, and objective ng ating college? So, vision, again. So, sabi niya dyan, to be the premier provider of highly qualified criminal justice practitioner. So, yung ating college, nagbivision na kami yung maging, makapag-provide kami, di ba? Ng mga highly qualified criminal justice practitioners. Pag sinabi kasi natin criminal justice practitioners, hindi lang siya mag-relate na, police lahat yan. No. Kapag kasi criminology, malawak yan eh. Diba? So, malayo dun sa mentality ng ibang tao na kapag nagtika ng criminology, police ka agad. Okay? So, kaya sabi niya, criminal justice practitioners, pwedeng ako, yan, katulad ko, faculty ako ng CCJ. Or pwede rin yung iba, yung mga nasa services, BFP, PNP, BGMP, or anything na related sa ating criminology courses. Next, mission. Ano ba yung mission niya? So, to develop a professionally competent, hardworking, responsible, honorable, and globally competitive graduates who have the passion for excellence in the field of criminal justice administration. So, yun ang mission ng ating CCJ or ng ating college para makapag-develop kami ng mga students na competent, ayan, hardworking, responsible, diba? Excellent criminal justice practitioners. Next, ano ba yung objective namin? Eto, to prepare the students for careers in criminology, forensic science, industrial security, and correctional administration. In short, nandito kami, okay, para ma-mold namin kayo. Para saan? For in the future man na mag-take up kayo ng career nyo. Diba? As law enforcement, diba? Pwede rin sa mga forensic science, pwede rin sa mga industrial security, yan. Yung mga IS or yung tinatawag natin. Sa mga security purposes, hindi po yung security guard, okay? Next, and also for the correctional administration. So, malawak po ang criminology. Hindi po siya yung iniisip natin na police lang. Okay? Eto. Next. So, program educational objectives. So, ano ba yung in-expect natin? Sabi niya, a graduate of BS Criminology Program is expected to. Ano in-expect sa inyo? Number one, ayan, after you graduate, okay, hindi natatapos doon ang battle. So, you need to pass the licensure examination for criminologists. Ang tawag sa inyo ngayon, criminology student. Pero, kapag nag-graduate na kayo ng college, okay, pag nag-graduate na kayo ng college, kailangan pumasa ka ng, magtika ng board exam, at kapag napasa mo yun, ang tawag na sa iyo is registered criminologist. Okay, next. Ibig sabihin po ba nun, police na kami? Hindi po. Registered criminologist lang kayo.
Okay? Next, practice criminology as profession. Ayan, syempre yung pinag-aralan mo, magagamit mo siya sa different areas ng ating criminal justice practitioners. Pwede ka nga, sabi ko nga kanina, pwede kang pumasok sa tri bureau, pwede kang pumasok sa mga law enforcement, or pwede rin sa mga security agencies. Ayan, next, pursue continuing education in the field of criminal justice. So, kapag nag-graduate ka ng college, pwede mo naman ituloy-tuloy yan eh. Pwede ka mag-take ng master's, di ba? Pwede ka pang mag-take ng PhD. Or yung mga, kaya di ba may master's and then doctorate. Ayan. Next, ito, undertake criminological research. Ito, it is in demand in every, hindi lang sa country natin. Also, in everywhere or in every part of the world sa ating mga criminal justice practitioners. So, they always do this research. So, in-encourage na kapag graduate ka ng BScrim, you have something to share about. Or, pwede ka mag-research and baka yung research na yun magkaroon ng magandang impact para sa ating bansa or pwede sa ating mundo. So, yun lang ang ating program educational objectives. Next, program outcomes. So, ano ba yung gusto naming makitang resulta? Diba? So, number one, demonstrate proficiency and technical knowledge in the fields of criminalistics, law enforcement, criminal sociology, criminal law and procedure, correctional and security administration, ethics, community relations, and defensive tactics. Ibig sabihin, alam nyo ba yung sinabi lahat yan? Lahat yan kasama sa pag-aaralan nyo. So, from first year to fourth year. So, kailangan meron kayong mga kaalaman dyan in order for you to apply or use those knowledge kapag nagtatrabaho na kayo. Next, create innovative systems in the administration of agency and in the implementation of laws, programs, ayan, policies, rules, and procedures to address the specific needs of the people. Ayan. Kasi nga, di ba, sa mga subjects natin, pag-aaralan natin yung mga different types of administrations, law enforcement administrations, programs, policies. So, as we, ano nga, sabi ko nga, habang tumatagal, dumadagdag ang knowledge mo about dyan. So, makakakita ka ng, ano, parang, dahil meron ka ng alam about the administration of justice, about the law, about everything, about criminal justice. So, minsan makikita mo, ay, parang mali yung pinapatupad nilang batas. Ay, parang mali ito. Diba? So, parang dahil doon, kaya kailangan namin kayo eh, kayong mga graduate ng criminology, para kayo naman yung mag-create ng mga bagong policies na pwede nating ipatupad. Diba? Or pwede nating i-adapt. So, malay nyo, may mga ideas kayong graduate nyo na magagamit nyo sa trabaho nyo. Next, demonstrate willingness to adopt a lifelong learning process for professional growth through continuous education and research. Ayan. So, learning doesn't stop, sabi nga natin. Kahit na graduate na kayo ng CRIM, hindi ibig sabihin nun, tapos na lahat, nagpasa na ng board, tapos na lahat. So, continuing lang naman po ang ating pag-aaral, diba? Mag-aral pa rin kayo. We encourage you to continue your studies. Next, internalize the values of love of God. Ayan. Morality, decency, and discipline. So, hindi lang kami mag-rely or mag-i-stop dun sa mga pag-aaral lang or academic. But also, syempre, to inculcate or to develop your empathy, ganyan. Discipline, diba? Next and the last one is uphold public interest over and above personal interest and maintain the principle of superior subordinate accountability. Ito. So, parang kapag sa ating kasi criminal justice practitioners, okay, kapag nag-graduate kayo ng CRIM and then you pass the board exam and then you tried to apply for law enforcement agencies katulad ng mga police or sa mga basta yung mga law enforcement agencies katulad na nga ng PNP and BFP, ayan. Kailangan natin, sabi dito, parang bago ako or bago ang pamilya ko, may trabaho akong gaganapin. Sabi nga, public interest over personal interest. So, and then, maintain the principle of superior and subordinate accountability na alam natin kung sino yung mas nakakatanda sa atin or sino yung superior natin.
Diba? So, lahat yan, mapag-aaralan naman natin as we go or as we discuss or as you finish your study in the College of Criminal Justice. Okay? So, welcome to the College of Criminal Justice. Ayan. So, papakilala ko ngayon sa inyo yung aming CCJ Pampanga faculty and staff. Okay, nakikita nyo ba to? Ito? Yan, si Dr. Zerubbabel S. Laureles. Siya ang ating college dean. Pag college dean, ibig sabihin siya yung pinaka-head. Diba, meron tayong 5 campuses? So, sa lahat ng yon siya talaga yung pinaka-head natin. Oh, or yung college dean. So, si Dr. Zerubbabel S. Laureles. And then, down to our Pampanga, ayan, eto na. Napakagawa po, diba? Ito si Dr. John B. David. Siya ang ating program head. Or siya yung nagsisilbing parang boss namin as a faculty. So, the rest, ito yung mga faculty. So, we also have Mr. George Saipen. Also, practicum or GT coordinator ito. Mrs. Vanessa B. Candao. Also, si Mrs. Vanessa Candao is also a program head naman po sa kabanatuan. Then, we have Miss Hazel Ann T. Buenconsejo. Si Miss Hazel Ann, siguro kilala nyo na to. Siya yung ating laboratory technician. Also, meron din siyang subjects na i-handle sa atin. Then, me, okay? And then, we also have Attorney Glinda B. Trinidad na magtuturo sa mga law subjects. Then, we have Miss Micaela David. Yan. Also, Mr. Neil Maverick Talabot. And last one, we also have Miss Kimberly Manehe or yung ating college secretary. So, ayan. So, siguro yung iba na-meet nyo na or yung iba naging teacher nyo today or teacher nyo sa ating semester. So, if you have any questions, you can ask or, di ba, gusto nyo silang makilala, ayan, sali kayo dun sa ating FB group. Diba? Doon, nagpo-post kami or sino kami, ganyan, or ano man yung mga announcement. So, welcome to Pampanga, CCJ Pampanga. So, before I end this video for our discussion, so, let me share you another, a quote. Sabi nga dyan, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. So, sabihin sa'yo mga kalimutan mo, teach me and you will remember. Diba? Tinuruan ko kayo, matatandaan nyo. Pero, if you are the one who involve yourself, diba? Involve me. Ikaw mismo, i-apply mo lahat ng pinag-aralan natin. Then, therefore, you will learn. So, ayan. So, yan lang ang ating discussion for this course unit 1. So, I hope you learn everything naman. Okay po? So, thank you.